Misto lang gulat na gulat ang ilang senador na mapag-usapan na ang programang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. At mas lalo akong nagulat sa halaga, 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask the SWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ko kami sa Senate na alam niyan eh. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Sabi pa ni Marcos, nakakuha rin siya ng mga dokumentong nagtatakda sa AKAP bilang pabuya para sa People's Initiative. May mga draft daw sila. Eh yung draft, iba naman ang sinasabi. Ang sabi naman, ida-download sa LGU. Dalian na daw yung mga LGU na nakapagpirma ng labis-labis. Yung lampas ng 3% na itinakda. Eh, nagpasikatan yata yung ibang LGU. At bakit ita-timing sa panunuhol ng PI? Sabi naman ni Senador Sani Angara na chairman ng Senate Finance Committee, kamara ang nagpasok sa AKAP bilang amyenda sa 2024 budget. Pero walang nakalagay na gagamitin ito sa People's Initiative. Ngayong Miyerkules, ipinakita kay Marcos ang kopya ng umano'y nilagdaan niyang bicameral budget report kung saan klarong nakalagay ang AKAP item. Pero sabi ni Marcos, naging photo op na lamang yung bicam, walang totoong diskusyon at nagkakagulatan na lamang pag lumabas yung libro, yung final GAA 2024, hindi ko naman nakita, naka-imprenta na yon. Biglang kung ano-anong, wala sa bycam. Sa bycam, naka-posting lang kami. Kaya ang plano ni Senator Amy Marcos, imbestigahan yung kwento ng AKAP at ipatawag ang Department of Budget and Management at DSWD at alamin sa kanila kung para saan ba ang programang ito, kanino ibibigay at kung magkano. Sabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, trabaho nilang ipatupad ang anumang programang pagtitibayin ng legislatura, pero wala pa silang nagagastos para sa AKAP. Ni isang kusing wala pa tayong nilalabas dahil sa kasalukuyan, ginagawa pa ng ating mga ng departamento yung guidelines hinggil dito. Kinumpirma naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nagkita sila ni House Speaker Martin Romualdez sa 100th birthday party ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Palacio. Sabi ko namin ay, let's work professionally, tigil mo ng bangayan, and let's continue to work for the benefit of the administration para sa ating mga babae. Samantala, nagtipon-tipon naman sa Maynila ang mga bumubuo ng koalisyon para labanan ang charter change. Maraming mga gawain na patago. Yan ang bantayan natin sa koalisyon. At ang number one na magandang magbantay dyan, yung mga komunidad natin na gising at organisado. Kasi tayo, kakaunti lang tayo, pero yung komunidad natin, sila yung nakaranas. Diba, pagbili ng buto, no, pagpeperma. Magsasagawa rin ang koalisyon kontra Chacha ng Solidarity March sa February 22. Sherian Torres, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.